Ikaw ay hayag
Ama sa langit, muli kami ay naparito upang magsama-sama na manalangin at makinig, sumamba sa iyong banal na pangalan. Panginoon, pinupuri ka namin sa gabing ito. Praise you, O Lord, Panginoon. Ang aming Diyos, Ama, na napakabuti at napaka makatarungan at sadyang napakalaki ng iyong pagmamahal sa amin. Panginoon, sa aming pagsasama-sama, ikaw ang gumabay sa aming mapapakinggan. Ikaw ang bahala sa internet connections namin. And in Jesus' name, anumang sagabal, hindi mangyayari sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi po, mga kapatid ko sa bayanan. Malaking pribilehyo sa akin na makapagsalita at makabahagi ng salita ng Diyos sa inyo ngayong gabi. Ang ating pagsasaluhang talata ay manggagaling o matatagpuan sa Kolosas chapter 3 verse 1 to 3. Mangyari akin pong babasahin sa aking banal na kasulatan, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay. Binuhay tayong muli, mga kapatid, ng ating Panginoon. Dahil yung lumang buhay natin, ang dating pagkatao ay binago ng Diyos nung tayo'y tumanggap ng buhay na walang hanggan sa Kanya. Kaya't nararapat na tayo'y gumawa o pagsumakita natin ang mga bagay na panlangit tulad nito. Sama-sama tayong magbulay-bulay ng kanyang salita. At yun naman ay pinalalago ang bawat isa sa atin ayon na rin sa kanyang kalooban. Habang tayo'y nasa lupa, ilaan natin ang ating oras at buhay sa mga gawain panlangit. Hindi yung mga bagay na magdalawang katauhan tayo sa harapan ng Diyos, na gumagawa tayo panlupa habang tayo nasa lupa at gumagawa tayo, nananampalataya tayo sa ating Panginoon Diyos. Kaya maliwanag na sinasabi, ilaan natin ang ating oras at buhay sa mga gawain panlangit. Kaya nga, napakaliwanag din yung sinalita dito sa ating binasa. Ilaan natin ang ating mga buhay, ang ating paningin, ituon sa langit, nakasama ni Kristo. Ang panlangit na buhay ay tiyak na yun ang nararapat nating gawin, sapagkat yun ang kagustuhan ng ating Panginoon Diyos, na tayo ay makasama natin, makasama niya. Kapag tumingin sa mundo, maraming mga bagay ang mga gawain panlupa na hindi nakalulugod sa Kanya, sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating pananampalataya ay magpakatatag tayo at ituon natin ang ating mga paningin sa ating Diyos upang hindi tayo madaya ng sanlibutan ating kinalalagyan, ginagalawan sa mundo ito.
Dahil kinalulugda ng Diyos ang mga tao nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Anumang problema o pandemic na katulad ngayon na nararanasan natin, ang Diyos ang bahalang mag-ingat sa Kanyang mga anak na sa ating Ama. Na siyang mag-iingat sa mga taong nagtitiwala sa Kanya dahil ang Diyos ay buhay ang ating Diyos. Buhay siya noon, ngayon at magpakailan. Paman, tayo'y magtatagumpay na kasama niya. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon ngayong gabi, ito na ang ating pinagsaluhan mga salita ng Diyos o mga talatang aking binasa ay naging makahulugan at pagpapala sa ating mga buhay. Dahil ang buhay na nakatuon sa ating Panginoon na ipinagkatiwala natin sa ating Diyos, napakaligaya at maaasahan. Natural na yun ang pinakananais ng Kanyang mga anak. Tayo, sa Kanyang mga anak, ang makapiling ang ating Panginoon Diyos. Sa mga sandali na napakaliwanag ang mga bahagi na narinig natin. Napakaliwanag ang Kanyang naisin sa atin. Sapagkat gusto talaga ng ating Panginoon na tayo ay sa piling niya. Lalo na sa kabilang panahon na darating sa bawat isa. Purihin ang Diyos at ngayon ay pasalamatan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating sama-samang pananalangin. Tayo po'y lahat ay yumuko at tayo'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa gabing ito na kaming lahat ng mga anak mo ay nakatuon lahat sa trono ng iyong kataas-taasan at biyaya ng iyong kadiyosan. Maasa po kami, Panginoon, na anuman mga sandali, tunay na ikaw ang namamatnubay. Tunay na kayo ang alagi namin kasama. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Maraming maraming salamat sa gabi nito na ngayon ay nagsama-sama kami, nakabahagi, nakinig ng iyong banal na salita. Purihin ang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Ipikit natin ang ating mga mata at ibigay natin ang buong ang ating mga sarili sa paglapit sa ating Panginoon. Aming Diyos at aming Ama, kami po ay nagpupulit na papasalamat sa inyo sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa pagkakaloob ng pagkakataon na ito upang kami po ay makapagpanalanginan, Panginoon, at may sabi namin ang ninanasa ng aming mga puso at nilalaman nito, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, humihiling po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa mga nagagawa namin mga kasalanan. Pakalinisin niyo nga po kami, siya sa atin mo po ang aming mga puso at ang aming mga isipan. At tulungan kami, Panginoon, na isuko ang mga bagay na ito na nakikita mo sa amin, Panginoon.
upang ang sa aming paglapit sa inyo, Panginoon, na makakilos ang bayang Espiritu sa aming kalagitnaan. At ibigay namin ito, Panginoon, lahat ng aming mga panalangin sa inyo. Sa gabing ito, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo ang mga gawain sa iglesia, Panginoon, ng bayanan, Panginoon. Muna na dito, Panginoon, ang gawain ng misyon, Panginoon, ng kanilang mga regular na mga pag-Bible study. I-bless mo po, Panginoon, yung platform na ginagamit nila, yung kanila po mga messengers, yung kanilang mga internet load, yung mga pangangailangan nila, Panginoon, para makapagbahagi, Panginoon, inyong mga salita. Tulungin po, Panginoon, na ma-provide ang lahat ng mga bagay na ito upang magamit ang bawat isa, Panginoon, sa lupo ng mission, Panginoon, para maipalaganap ang mga salita mo at marinig, Panginoon, mga ipanakakalitin mga salita mo, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ang mga tagapagturo na ito, Panginoon, ay iyong i-equip at gagamitin mo, Panginoon, for bigger and larger things, Panginoon, na ipapakita mo sa bawat isa, Panginoon. Kaya din, Panginoon, i-bless mo ang kanilang pangangailangan. Physically, Panginoon, papalakasin mo sila, dalhin mo sila sa lahat ng uri ng karamdaman. At papalakasin mo, Panginoon, ang kanilang lupang katawan. Kaya din, Panginoon, bibigay mo yung kanilang mga pangangailangan. Physically, Panginoon, yung pagkain, Panginoon, yung financial, Panginoon, bless mo sila. Yung mga pangangailangan nila, Panginoon, ay ipipagkakaloob mo emotionally at lalong higit, Panginoon, ng spiritual, Panginoon. So, pag-i-equip mo sa kanila, Panginoon. Mga Panginoon, patuloy ng bawat isalig, Panginoon, ng kanilang mga buhay sa inyo, Panginoon, upang sa kanilang mga naturuan ay makita ito, Panginoon. At sa ganun, Panginoon, hindi nila kailangan mag-preach, Panginoon, sapagkat makikita ito, Panginoon, yung kanilang mga sinasabi sa kanilang mga ginagawa, Panginoon. Na, Panginoon, i-bless mo po ang lupa ng misyon, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, ang gawain na CE, Panginoon, ang Sunday School, Panginoon, ng mga yung pag-create ng mga lessons nito, Panginoon, yung mga teachers na tinatap mo, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na kayo po ang nagkakaloob ng kalakasan, nagdagdag ng karunungan, nag-e-equip, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na i-bless mo ang gawain na ito ng Sunday School, Panginoon, ang video, Panginoon, upang mas marami mga bata maabot ng inyong mga salita. Sa kabila, Panginoon, ng distance, Panginoon, ay nagagamit mga videos na ito, Panginoon, upang maibahagi namin, Panginoon, yung mga salita. Again, din, Panginoon, yung mga teachers, Panginoon, na tinatap mo, Panginoon. Alam ko na hindi aksidente yung mga pagkakataon na nangyayari, Panginoon, sa amin. At kung bakit sila yung naging teacher, Panginoon, alam ko na meron na inihahanda mo ito, Panginoon, sapagkat meron kang nice ituro sa bawat isa sa amin at ipaalala, Panginoon. Again, din, Panginoon, patuloy mo po sila palain, Panginoon, ang natin mga guro, Panginoon, ng Sunday School. I-bless ang kanilang mga pangangailangan, provide ito, Panginoon. Kaya din, Panginoon, sa mga discipleship groups, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, upang i-nurture ang bawat members nito, Panginoon. Nawa, Panginoon, marami pang mag-engage sa discipleship. Tulungan niyo rin po kami na magkaroon ng courage, ng desire, Panginoon, para sa discipleship at naibahagi, Panginoon, ng personal, Panginoon, ng mga salita mo dito, Panginoon, sa mga kapatid. At makita at matulungan din ang bawat isa sa amin na mag-grow, Panginoon, na nakadepende sa inyo, Panginoon. And din, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pagpapatuloy sa pag-aaral ng mga salita mo. Ay matuto kami, Panginoon, hindi lang sa aming isipan, kundi sa aming mga puso, Panginoon. At magamit naman ito sa aming pang-araw-araw. Ang gawain, Panginoon, ng Macedonia, Panginoon, i-bless mo po ito, tumatok ka ng mga tao na magbibigay, Panginoon,
at magkakaloob Panginoon sapagkat ang Macedonia na ito ay malaki ang naitutulong para matulungan ang aming mga kapatid, Panginoon, ang ito mga karangkali. Alam ko, Panginoon, na kayo po ang magpupot ng burden sa bawat isa, Panginoon, na sa ganitong pagkaraan ay makatulong, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon. At ibibless mo sila upang mabless din, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon, natin, na ibinahagi mo sa amin, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, ninanapit namin sa inyo, Panginoon, ang gawain na mga kalalakihan sa kanilang pagbabible study, Panginoon, sa pangunang pastor at ito pang pagpagturo, Panginoon. Ipalakasin mo po yung loob nila, Panginoon, sapagkat alam ko, Panginoon, na marami silang mga pinagdaraanan, Panginoon, na bilang sila yung mga haligin at tahanan, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, na hindi sa sarili nila yung maging pundasyon, kundi sa Panginoon, Panginoon, sa inyo, Panginoon, yung maging pundasyon ng kanilang pananalig, pananampalataya, at kanilang buhay, Panginoon. Sapagkat kahit na anong mangyari, ay hindi sila magigiba sapagkat ikaw yung kanilang kinakapitan, Panginoon. Imitin mo po at equip ang mga kalalakihan na ito, Panginoon, para sa mas malaki at mas marami pang mga gawain, hindi lang sa loob ng church, kundi lalo higit sa kanilang workplace at sa labas nito, Panginoon. Ngayon din ang aking panalangin, Panginoon, sa lahat ng mga kabataan, Panginoon. I-bless mo po ito, Panginoon, yung mga gawain natin, Panginoon. Kaya po ang magpala sa mga ito. Turuan niyo po ang bawat isa na masumpungan ka, Panginoon. Makita ka, Panginoon. At makita ng bawat isa, Panginoon, yung pangailangan sa iyo, Panginoon. Hindi lang for self, yung ano naman po na importante ito. Pero higit, Panginoon, ay yung para sa iyo, Panginoon. Magkaroon ng time, magkaroon ng pagkakataon, Panginoon, to be with you, Panginoon. Kahit hindi man namin sila makasama sa mga gawain, Panginoon, ay magkaroon pa rin sila ng desire na magkaroon ng time na ma-spend yung kanilang oras, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, pagpalain mo po yung mga gawain namin sa pag-prepare, sa paggagawa, Panginoon, ng mga lessons, yung mga katap mo ng mga speakers. Alam ko, Panginoon, na kayo po ang bless sa mga nagamitin mong mensahero upang sa pamamagitan nito ay mapagpala rin, Panginoon, ng buhay, Panginoon, ng mga kabataan. Alam ko, Panginoon, na kayo po ang magpupot ng burden sa bawat isa at kayo rin po ang gumagawa, Panginoon, at nagpapakita ng inyong sarili, Panginoon, para mas lalong manalig at tumibay ang pananampalataya namin, mga kabataan sa inyo, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, sa mga kababaihan, Panginoon, ang gawain na ito, alam ko, Panginoon, na napaka-active nila. At alam ko rin, Panginoon, na kayo po ang patuloy na nagpapala, nagbibigay ng desire, ng heart sa kanila, Panginoon, para maglingkod sa inyo. Gayun din kung may mga kapatid sila, Panginoon, hindi pa nananapalataya sa inyo. Ang kanilang damdamin na mailapit sila inyo sa inyo, Panginoon. Tingin mo po ang mga panalangin ito upang sa ganoon, Panginoon, maidagdag ito sa kanilang pananapalataya at magamit, Panginoon, sa pagbabahagi. Gayun din ang aking panalangin, Panginoon, sa choir, sa banda, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na kayo po ang nagpapala, Panginoon, sa mga musikerong ito, Panginoon. Nagamit po, Panginoon, yung aming mga talento upang purihin ka at sambahin ka, Panginoon. At magamit kami, Panginoon, to bless other people, Panginoon, sa pamamagitan ng awit. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas makita ka, hindi yung galing ng bawat isa, hindi yung ganda ng boses, hindi yung abilidad, yung kakayahan namin para umawit para sa iyo, Panginoon, tumugtog para sa iyo. Pero makita namin, Panginoon, na ito yung opportunity, ito yung privilege na binibigay mo sa amin upang kami, Panginoon, ay magamit mo, Panginoon, bilang instrumento, Panginoon, sa pagpapalaganap ng mga salita mo sa pamamagitan ng mga awit, Panginoon. Look, Panginoon, dun sa aming mga heart, kung meron ka man pong nakikita na hindi tama, Panginoon, ayusin mo ito
upang ma-direct namin yung lahat ng papuri, Panginoon, sa mga awitin sa inyo, Panginoon, at hindi sa amin mga sarili. Bless mo yung boses namin, bless mo yung mga tumutugtog, Panginoon, gamitin mo, Panginoon, ito para magamit, Panginoon, sa iyong kingdom. Sa kabuuan, Panginoon, ito po ang aming panalangin, Panginoon, para sa aming iglesia, Panginoon. Pagpalain mo po ito, Panginoon, i-bless mo simula sa mga maliliit na bata hanggang sa mga pinakamatanda na member, Panginoon. Kayo po ang magpala, magdagdag, Panginoon, ng pagpapala sa kanilang buhay, Panginoon. At patuloy mo, Panginoon, na siya sa atin ang buhay ng bawat isa. Patuloy mo rin po kami itap. Bigyan ng burden, ng desire, ng hunger, ng thirst, Panginoon, to seek you and to know you, Panginoon, even more, Panginoon. At sabi nga na awitin, Panginoon, na the more we seek you, Panginoon, eh, the more na makikita ka na. Bigyan mo kami ng ganitong hunger at ng desire, Panginoon. At hindi, Panginoon, inilalapit namin sa inyo, Panginoon, ang kapatid na Michael Compton, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na kayo po ang nagdadagdag, Panginoon, ng kalakasan at nag-i-improve nito, Panginoon. Ayon sa aming balita, Panginoon, ay higing maayos ang kanyang kalagayan, Panginoon. Kaya alam ko, Panginoon, na ikaw lahat ng ito, Panginoon, at sa iyo nang gagaling yung kaganingan, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na patuloy mo siyang palalakasin at patuloy mo itong gagamitin para idagdag sa kanyang pananampalataya sa inyo na kayo ang Diyos na nagpapalakas at nagpapagaling, Panginoon. At makita rin ng mga tao, Panginoon, na totoo, Panginoon, yung pagkilos mo sa pamamagitan ng mga Panginoon. Ang aming dalangin, Panginoon, sa lahat ng kapatid namin, ipuin mo po sila, Panginoon, katulad ng ginawa mo, Panginoon, sa mga kwento, Panginoon, nababasa natin sa Biblia, Panginoon, kung paano mo pinagaling ang mga may sakit, Panginoon, pinadilat ang mga bulag, pinatayo ang mga pilay, Panginoon, sa pamamagitan lang ng iyong mga kamay, ng iyong mga salita, Panginoon, ay gumagaling, Panginoon. At alam namin, Panginoon, sa sama-sama namin, Panginoon, ng panatayo at panalangin sa inyo, Panginoon, kakamti ng bawat isa may mga karamdaman, Panginoon, ang kagalingan na nagbubot sa iyo. Bless mo yung kanilang financial, pangailangan nila sa gamot, gawin mo itong effective, Panginoon, upang magamit ito, Panginoon, lunas sa kanilang mga karamdaman. Sa hapong ngayon, sa gabing ito, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay, Panginoon, at patuloy namin itong ibibigay sa iyo, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang buong oras na na nalalabi pa, Panginoon, kung aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Tunay nga, Panginoon, na patuloy kaming lumalapit sa iyo, pinupuri ka at sinasamba sa gabing ito. Una sa lahat, sinasabi namin, kinoconfess namin ang mga kasalanan namin, mga kamalian na nakikita mo sa amin, Panginoon. Pakalinisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Nawa maging karapat dapat kami sa gabing ito sa aming paglapit sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na nagpamalas ka ng kabaitan, nagpamalas ka ng pagtsatsaga sa amin, nagpamalas ka ng pagmamahal sa amin. At sa gabing ito, Panginoon, muli sa aming paglapit sa iyo, hayaan mo ang iyong mga anak ay maibalik, Panginoon, sa iyo ang lahat ng naibigay mo sa amin. Sa pamamagitan ng pasasalamat, panalangin, at sa maraming bagay, Panginoon. Panginoon, pinapanalangin po namin, katulad ng panalangin ng kapatid Brian Murillo, ang mga may sakit, ang aming mga kapatid na nakakaranas ngayon ng karamdaman, hipuin mo, Panginoon, sila ng iyong mapagpagaling na kamay, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ay hayaan mo na maranasan nila, Panginoon, ang kapayapaan kahit sila po ay nakakaranas ng mga karamdaman, Panginoon. Pinapanalangin po namin ang anak ng kapatid Inday Lapot na si Jeremy Lapot, Panginoon, na nagda-dialysis. Panginoon, ikaw ang mas nakakaalam ng kanilang pinagdadaanan, ng kanilang nararamdaman.
ng nararamdaman ng kapatid Jeramel, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, na ipoprovide mo ang lahat ng kailangan nila financially. Gayun din, Panginoon, ang kapayapaan ay magmumula sa iyo, Panginoon. Sa mga nararamdaman nila na bagabag, alam namin, Panginoon, na hindi mo pababayaan ang pamilyang ito. Gayun din, Panginoon, nililift up na namin, Panginoon, sa iyo ang financial status ng pamilyang ito, Panginoon. We know that you will provide, Panginoon. We declare that you will provide, Panginoon, for the family, Panginoon, in the way that you know what's best, Panginoon, para sa pamilyang ito. Panginoon, din, kahabagan mo ang kapatid na ito, Panginoon. Pagalingin mo siya at gayon din, Panginoon, kung ano man po ang bagabag na kanyang nararamdaman dahil sa kanyang pinagdadaanan. Alam namin, Panginoon, na hindi mo siya pababayaan. Na kung sila po ay mananatili sa iyo at magtitiwala, Panginoon, sa kaya mong gawin para sa kanilang buhay, ay hindi sila matatalo ng disease na ito. Hindi sila magagapi ng kanilang karamdaman, Panginoon. Gayon din, Panginoon, kung meron man kaming mga kapatid na nakakaranas ngayon ng karamdaman, Panginoon, pagalingin mo sila, kahabagan mo sila, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na hindi mo sila pababayaan sa paraan na karapat-dapat at mabuti, pinakamabuti para sa kanila, Panginoon. Panginoon, gayon din po, nililift up po namin, Panginoon, ang darating na face-to-face worship this Sunday, Panginoon. Una sa lahat, Panginoon, salamat dahil sa patuloy na magandang estado ng bansa namin, Panginoon, sa paraan, Panginoon, na iyong pinoprovide ay nakakaisip ang gobyerno, Panginoon, ng mga paraan para hindi tuluyang bumagsak ang ekonomiya ng bansa, Panginoon. Gayun din ay hindi lumala ang kaso ng at mga tao na naaapektuhan ng sakit, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong patnubay sa mga namamahala sa amin. Gayun din sa pagluluwag, Panginoon, dito sa NCR, isang indikasyon din na kami, Panginoon, ay binigyan ng karagdagang responsibilidad. At gayon din, Panginoon, pagpapaalala na kailangan ng karagdagang pag-iingat, Panginoon, sa pagbubukas ng aming simbahan, Panginoon, para sa face-to-face worship. Nawa, Panginoon, patuloy niyong iparemind sa amin ang mga responsibilidad na iyon, Panginoon. Ang dapat namin gawin, Panginoon, kapag kami po ay nandun na sa lugar kung saan mas malapit kami sa ibang tao na hindi namin kasama sa bahay, Panginoon. Maalala namin, nawa, Panginoon, ang mga protocols na ibinaba ng aming gobyerno sa amin at masunod ito, Panginoon, ng lubusan na ayon sa iyong nais para din sa amin, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ang mga mamamahala sa darating na face-to-face na service, kayo na po ang bahala, Panginoon, sa kanila. At kung manggagaling man po sa malayong lugar ang aming mga kapatid para po umaten sa pagbabalik ng face-to-face service, Panginoon, ikaw rin ang alam naming magagabay sa kanila at ilalayo niyo po sila, Panginoon, sa anumang karamdaman na maaaring pumasok sa kanilang mga katawan, Panginoon. Lord God, muli, itap mo kami, laging ipaalala sa amin ang kahalagahan ng pagsunod, Panginoon, sa mga protocols na ibinaba ng gobyerno, Panginoon, ng mga taong pinili mo ang pagsunod dito upang maiwasan ang pagkalat, Panginoon, ng sakit na COVID-19, Panginoon. At gabayan niyo rin po kami sa aming service, Panginoon, na ang magiging service namin ay maging matiwasay, walang magiging anumang problema, Panginoon, dahil gagawin namin itong blended, may mga makakasama sa loob ng simbahan at mayroon din po mga kapatid na manonood sa kani-kanilang mga tahanan, Panginoon. Ikaw na po pahala sa amin, Panginoon. Pero sinasabi namin at pinupuri ka namin, Panginoon, dahil sa pagluluwag na ito, ang puso ng bawat kapatid, Panginoon, at kasabikan na makita mo niyang ang isa't isa at makasama sa pananambahan sa iyo sa amin. Bahay-sambahan, salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na iyong ipinagkaloob sa amin. Gayon din, Panginoon, sa
mga gaganapin pang mga ministries, sa mga gaganapin pang mga gawain, Panginoon, ng aming iglesia. Ikaw po ang patuloy na pumatnubay dito, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming itinataas sa iyo na may pinaka malawak at pinakamataas na papuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Lamit! Mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, pinagtatagubilin ko po kayo sa mapagpalang kamay ng ating Diyos sa mga salamin. Hinihikayat na ipamuhay ang pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Taglayin natin ang kapangyarihan ng Banlay Espiritu. Sundin ang kanyang patnubay sa ating mga buhay ngayon at magpakailanman. Amen at amen.